Magandang araw mga kapwa Tagigenyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Taguig City Daily Report. Ako po si Maria Hilda Yaneza at narito kami upang maghatid ng updates, anunsyo, mga reminder at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Patuloy ang agresibong paghihikayat ng pamahalaang lungsod ng Taguig sa lahat na agad magpa-booster shot bilang karagdagang proteksyon laban sa COVID-19. Sa datos na naitala ng lungsod mula 24 hanggang 28 ng Oktubre taong 2022, merong kabuuang 2,726 na bilang ng nabakunahan ngayong Linggo. Narito naman ang breakdown ng nabakunahan. Para sa edad 18 taong gulang pataas, 73 ang nabakunahan ng first dose, 128 sa second dose, 833 sa first booster at 776 sa second booster. Para sa edad 12 hanggang 17 taong gulang, 28 ang nabakunahan ng first dose, 35 sa second dose at 60 sa first booster. Para sa edad 5 hanggang 11 taong gulang, 475 ang nabakunahan ng first dose at 278 sa second dose. Para sa inyong mga katanungan, tumawag sa Taguig COVID Hotline 8789-32000 o 0966-419-4510. Ipagbigay alam ang mga posibleng paglabag sa health protocols sa Safe City Taguig sa numerong 0917-833-1327. Ginanap ang Barangay Assembly Day na may temang barangayanihan, barangay at mamamayan sama-sama sa pagtaguyod ng bayanihan tungo sa mas ligtas at maunlad na pamayanan upang mapagtibay ang ugnayan ng pamahalaang lungsod at mga barangay ngayong araw ng Sabado, 29 ng Oktubre. Kasama ang mga konsehal ng lungsod, pinangunahan ni Mayor Lani Cayetano at Vice Mayor Arvin Ian Alit ang pagbisita sa 11 barangay ng Taguig, kabilang ang Barangay Tanyag, Barangay New Lower Bikutan, Barangay South Signal, Barangay Central Signal, Barangay Tuktukan, Barangay Ligid, Barangay Ususan, Barangay Pinagsama, Barangay Kalsada, Barangay Santa Ana at Barangay North Signal na dinaluhan ng iba't ibang kinatawan ng sektor. Sa pagsusulong ng transparency at accountability, ibinahagi ng mga opisyalis ng barangay ang mga natapos na programa o accomplishments ng kanilang nasasakupan at mga susunod na hakbang ng kanilang pamunuan. Nagpasalamat naman si Mayor Lani sa patuloy na tapat na paglilingkod ng mga opisyalis ng barangay sa mga Tagigenyo. Hangad din ni Mayor Lani ang patuloy na pagtutulungan ng mga Tagigenyo upang makilala ang Taguig na isang transformative, lively, and caring city. Nauunawaan po namin na para mas maging mabilis ang progreso ng ating lungsod ay kailangan ma-perfect natin yung art of coordinating with each other, the art of communicating, napakahalaga po nun, and the spirit of cooperation. Patuloy na hinihimok ng lokal na pamahalaan na magparehistro, magpabakuna at magpabooster na ang mga residente at mga nagtatrabaho sa lungsod. Sa mga fully vaccinated individuals, lubos kayong hinihikayat ng lungsod na magpa-booster shot na upang mabigyan ng karagdagang proteksyon laban sa COVID-19. Maaari na ring magpa-booster ang edad 12 to 17 years old na nakapagpabakuna na ng kanilang first at second dose. Para naman sa second booster shot, pinapayagan na ang walk-in sa lahat ng Tagigenyong edad 50 pataas at edad 18 to 49 na may karamdaman o comorbidities. Dalhin lamang ang inyong valid ID, trace QR code at vaccination card sa ating mga vaccination hub o sa inyong mga barangay health center. Narito sa inyong mga screen ang schedule. Para sa mga anunsyo at marami pang latest information mula sa pamahalaang lungsod ng Taguig, maaaring bisitahin ang mga social media platforms nito tulad ng I Love Taguig Facebook page,
Sa Instagram at Taguig City at sa Twitter at I Love Taguig 1. Muli ako po si Maria Hilda Yaneza at ito ang Taguig City Daily Report.